Hello, hello. Ito na ang part 2 ng video natin. Part 2 ng video kung saan pag-uusapan natin ang essential elements of contract, COC, or clash of clans. Joke lang. Consent, object, and cause. So, konting preview. Ano ang consent? So, consent of the no, contracting parties, object matter, which is the subject matter of the contract, and cause of the obligation, which must be established. So, anong consent? Well, accordingly, consent is the manifestation of the meeting of the offer and the acceptance upon the thing and the cause which are to constitute the contract. Kung baga, yung party sa contract nagkasundo sa stipulations or magiging agreement nila. And since nagkasundo sila sa stipulations or magiging agreement nila, binigay nila yung consent sa agreement na yun. Kumbaga sinabing, oh, pumapayag na ako sa kung anong agreement natin sa contract. And siyempre, sa bawat contract, may magkakaroon talaga ng offer. Kung saan yung isang party sabihin, oh, gusto mo bang pumasok tayo ng contract? Kasi hindi basta-basta yan mangyayari. Kailangan may offer yan. Kung na, whether provided by law or voluntary act ng party, may offer talaga yan na kailangan pumasok sa isang contract kasi hindi yan basta-basta mag-a-appear. So, anong rules on offer? The offer must be certain. Dapat, sinabi mo talaga na, oh, gusto mo bang pumasok tayo sa ganitong contract? Dapat, sigurado, naka-stated expressly na alam talaga kung ano yung offer. So, dahil din yung rule, yung mga business ads o yung mga ads sa bidding, these are not offers, but are mere invitation to make an offer. Yun ang general rule, unless the contrary appears. So, general rule, business ads and ads of the bidder are not offers, but mere invitations. Pero, may mga exceptions kapag nagmumukha ng, hindi naman yan invitation, parang nag-o-offer ka naman. So, yun yung exception. Next, an offer becomes ineffective upon death, civil interdiction, insanity, or insolvency of either party before acceptance is conveyed. Siyempre, wala pa man kayong, hindi pa naman kayo pumapasok sa contract. Nag-o-offer pa lang naman. So, pag namatay yung tao, or nawalan siya ng karapatan, or naging incapacitated to enter contract, yung offer na yun, invalid. Walang acceptance na nangyari. Hindi yun mag-give rise sa contract. So, take note of that, ha? Another is that when the offerer has allowed the offeree a certain period to accept, the offer may withdraw at any time before the acceptance by communicating such withdrawal generally. So, basically, siyempre kung mag-offer ka, may mga times talaga na hindi basta-basta magkakaroon ng answer yung in-offeran mo. Siyempre, mag-iisip yan kung a-accept niya ang offer mo. And yung tawag doon is yung period of acceptance or kumbaga, generally. And during that period, pwede mong i-withdraw yung offer mo. Yun yung general rule. And for every general rule, may exception. And ano yung exception na yun? Kapag yung offer is founded upon an option na kung saan may consideration na binigay. That is paid or promise. Ito na yung option contract kung matatandaan nyo. Kung saan ang option contract is when the offerer gives the offeree a certain period within which to buy or not to buy a certain subject or object for a certain price. So, yung exception, kapag may option contract, hindi mo yan basta-basta mawi-withdraw yung offer mo. Kailangan may confirmment or agreement or pumayag yung inoferan mo. So, generally, during the period, pwedeng i-withdraw ang offer. Exception, kapag may option contract, hindi mo basta-basta mawi-withdraw ang offer mo. Okay, gets? Now, punta naman tayo sa rights of the offerer to withdraw the offer. First, kung parang baligtad lang ito sa rules on offer, if there is no consideration for the option, meaning, walang option contract, the offerer may withdraw the offer anytime before acceptance. So, parang opposite lang, di ba? Sa rules on offer. Next is,
If there is consideration, the offeror may not withdraw the offer within the period. Otherwise, he will be liable for damages to the offeree for breach of contract. So basically, ito yung concept ng option contract, which affects kung sa karapatan ng offeror sa pag-withdraw ng kanyang offer. Now, siyempre kung may offer, may acceptance. So anong rules on acceptance? First, is that the acceptance must be absolute. Hindi yung sasagot ka lang na maybe, siguro, dapat yes or no. Yes, tinatanggap ko yung offer mo. Dapat absolute. Next is, acceptance made by letter or telegram does not bind the offerer. The offerer, except from the time it came to his knowledge. So the contract in such a case is presumed to have been entered into the place where the offer was made. So basically, ito yung common problem na nababasa nyo na nagkaroon ng offer, tapos pinadala yung letter, tapos natanggap na yung letter, tapos itong si offeree pumayag, nagkaroon ng acceptance. So pinadala niya yung acceptance letter niya pabalik kay offerer. Now itong si offerer, before niya na-receive yung acceptance ni offeree, nagbagong isip niya. So nagpadala siya ng bagong letter kung saan binabawi niya na yung offer niya. So sa case na to, walang acceptance na nangyari kasi before nagkaroon ng knowledge si offerer ng acceptance, nagbago na ang isip niya. Binawi niya na or winidraw na niya na yung offer niya. So in this case, since walang acceptance, walang contract. Di ba? Common problem siya na babasa natin in regards to acceptance. Now next is acceptance may be expressed or implied. Next is an offer made through an agent is accepted from the time it is communicated to him. So basically, technical difficulties lang yun, sorry. Now next, rules on consent. First is parties must have capacity to enter into contract. Siyempre, dapat kaya mong pumasok sa isang contract. Except incapacitated persons. Except incapacitated persons. So ano-ano to sila? Yung mga unemancipated minor. Next is yung mga insane or demented persons. Except kapag yung contract was entered into during their lucid interval. Kapag gano'n nangyari, yung contract valid. Tanda na, lucid interval, the contract is valid. Kasi at this time, matino sila, sane. Next is deaf mutes who do not know how to write. Siyempre, hindi yan, bawal silang ano. Parang tawag doon, abusuhin. Mga deaf mutes, yan sila, mga incapacitated persons. So, take note, nakalagay lang dito sa baba. Voidable ang contract if one of the parties is incapacitated. Now, tandaan nyo, ang voidable contract is a valid contract unless ratified. A voidable contract is a valid contract unless annulled. Anong annulled? Kumbaga parang niwala mo, dine-recognize mo yung contract. Now, but if both parties does not have the capacity to enter in the contract, then it is unenforceable. So tandaan nyo, sa voidable contract, isa lang yung incapacitated. Sa unenforceable contract, both parties are incapacitated. Now, if incapacitated persons enter into a contract of sale, they must pay reasonable, pay yan na hindi yan pays, pay reasonable price for food and other necessities sold to him. So basically, parang bata yan na bumibili ng pagkain. Alangan naman na bata yan, tatanggihan mo ang pagbili niya ng pagkain. Siyempre, kailangan mong tanggapin yung contract of sale na yun between you and that kid. Most especially considering na yung binibili niya is a necessity, pagkain. Pero make sure that the price that is paid is reasonable. Tama lang. Hindi nang aabuso.
Now, continuation. Contracts agreed to in a state of drunkenness or during a hypnotic spell are voidable. Voidable siya. And as we know, with voidable contracts, pwede siyang ma-ratified. Lastly, contracts entered into where consent is given to violence, intimidation, mistake, fraud, and undue influence, these are voidable contract. And ang mnemonic dyan, BIMFU. Now, ano ang violence? Well, when there's a serious or irresistible force employed to obtain consent, even though a third person employs violence. So basically dito, may serious or irresistible force kung saan hindi ka makakatanggi. Kasi nasasaktan na eh. Masakit, di ba? Next is intimidation, moral coercion. It occurs when there's a reasonable and well-grounded fear of an imminent and grave evil upon his person or property, or upon the person or property of his spouse, descendants, or ascendants to give his consent. Ito basically yung tinatakot mo na yung tao na, sige ka, pag hindi ka papasok sa contract na yan, papatayin ko ang asawa mo. Yun, intimidation yun. Pero, take note of this. There's no intimidation kapag ang sinabi mo is kapag hindi mo gagawin yung kapag hindi mo yan gagawin, kakasuhan kita sa korte. Ano yan? It is one seeking an aid of the courts to enforce his right. Kapag ganun yung sinabi, walang intimidation. Bakit? You're just seeking two legal means to enforce your right. So tandaan niyo yan, walang intimidation when you're seeking the aid of the court to enforce your rights. Next, mistake. It refers to controversy in the substance of the thing which is the object of the contract, or to those conditions which have principally moved one or both parties to enter into the contract. Or lastly, to the identity or qualification of one of the parties if such identity or qualifications have been the principal cause of the contract. So, yan yung kung saan magkakaroon ng itong tatlong bullet points ito. Ito yung kung saan part kung saan magkakaroon ng mistake sa contract. Now, continuation, or the legal effect of an agreement where the real purpose of the parties is frustrated and the same is mutual. Now, pag ganun yung mga nangyari, yung apat na bullet points na yun, nagkaroon ng mistake sa parts na yun, generally, vitiated ang consent. Voidable ang contract. Pero, may instances, may exceptions kung saan, kahit may mistake, it will not vitiate the contract. Ano-ano yan? In cases of simple mistake, yung parang nagkaroon lang ng error, yung nagkaroon ng error sa contract, maling spelling, maling amount ang nalagay, mga minor mistake, simple lang. And second, if the party alleging mistake knew the doubt, contingency, or risk affecting the object of the contract. Siyempre, ikaw, alam mong may mali sa contract, tinanggap mo pa. So, kahit nagkaroon ng mistake sa contract, pero may knowledge ka, alam mo yung mistake, hindi yan ma-vitiate ang consent kasi aware ka. Aware ka na may mistake sa contract, pero binigay mo pa rin yung consent mo. So, dahil dyan, dahil tanga ka, sabi ng batas, in that case, hindi vitiated ang consent mo kasi may awareness on your part. Now, may note dito. When one party is unable to read or does not understand the language of the contract, and if mistake or fraud is alleged, the person enforcing the contract must show that the terms thereof have been fully explained to the former. Siyempre, kawawa yung tao. Medyo uneducated or not necessarily uneducated, may kakulangan lang. So, kailangan, bago papasok yan sa contract, alam niya kung anong pinapasok niya. Hindi yan sa dapat niloloko. Para yung contract na yun, ayos, perfected, maayos, valid, kumbaga. Now, pumunta tayo sa fraud. Ito, ano to? Well, remember, sa discussion natin sa obligation, merong dalawang klaseng fraud. Fraud in obtaining consent and fraud in the performance. In this case, ang pag-uusapan natin
is fraud in obtaining consent. Kasi, consent naman yung topic dito. Which is dolo causante or the active or causal fraud. Now, in this case, dapat yung fraud seryoso. That if the fraud is employed is incidental, the only remedy is to pay damages but not to make the contract voidable. Dapat seryoso ang fraud dito kasi consent ang pinag-usapan and ang voidable or ang pagiging voidable ng contract ang topic. Lastly, fraud should not have been employed by both contracting parties. Bakit? Kasi pag gano'ng nangyari, may bad faith on both of their part which will negate their right for remedy. Kumbaga, pareho kayong makasalanan, meaning, since pareho kayong makasalanan, both of you will not have the remedy to restitute his rights kasi both of you have bad faith. E ang batas natin, peeps, pag may bad faith, ano yan? Pag may bad faith na nakita ang batas natin, unfavorable or nagagalit yan ng law. So, kapag both parties are in bad faith, wala silang remedying pwedeng gawin. Continuation of fraud. In case of usual exaggerations in trade, when the opportunity to know the fact exists. Ito yung mga grabe kong makabenta. So, yung mga grabe kong makabenta, kumbaga, parang like ngayon, pagbenta ng alcohol, mga tarantado, overprice. Siyempre, yun, fraud na yun. Niloloko mo na yung tao. Pero pag nagkaroon ng opportunity to know the facts exist, walang fraud. Like, alam mong overpriced ng alcohol, bibilhin mo pa, tapos alam mo ng overpriced ang alcohol, binili mo pa. So, in that case, hindi mo pwedeng file ng kaso kung saan voidable or i-annul ang contract kasi you know na hindi dapat ganyan yung presyo ng alcohol pero binili mo pa so hindi mo pwedeng i-annul ang contract pero siyempre papasok ang mga ibang batas diyan gaya ng pagbawal sa overpricing pero complicated na yan so dito lang muna tayo sa may opportunity ka para malaman yung katotohanan, pero hindi mo ginamit yung opportunity na yon. So, in that case, walang fraud. Pero pag wala kang opportunity para malaman yung katotohanan, tapos may fraud, yun. Doon, pwedeng vitiated yung consent. Voidable yung contract. Tandaan, pag walang opportunity, voidable ang contract. Pero pag may opportunity to know the fact or para malaman yung katotohanan, walang fraud. Now, when there is a mere expression of opinion, unless such opinion was made by an expert. So, ito yung mga expert opinion. Kapag sinabi mo, pag ito, ordinaryong tao, sinabi niyang, uy, ito, diamond to. Tapos, dahil doon, pumayag ka mag-enter ang contract. Doon, walang fraud doon. Kasi naniwala ka sa sinabi ng ordinaryong tao. Pero kapag yung nagsabing, ito, diamond to, is an expert, let's say an jewelry assessor. Sinabi niya, itong diamond to. So, naniwala ka sa expert opinion na yon. Tapos, nalaman mo na peke pala yon. Doon, pwede mong iparatify or analang contract kasi yung consent mo was vitiated dahil sa expert opinion. Now, in case of misrepresentation by a third person, unless such misrepresentation has created substantial mistake and the same is mutual. And lastly, if misrepresentation was made in good faith, this may only constitute an error. So, para gaya na sabi ko, pag nagkamali lang, like simple mistake, na nagkamali lang yung tao sa pag-input ng pangalan, pag-input ng spelling, or ng amount, simple error lang yan. Simple mistake lang yan. It will constitute an error. Now, undue influence. Ito na yung mga peer pressure. Ano to? Well, if a person takes improper advantage of his power
over the will of another, depriving the latter of reasonable freedom of choice. For example, let's say ikaw, tapos ang nanay mo, parating nakikialam sa decision mo. Yun, undue influence yun. Now, the influence exerted must also overpowered or subjugate the mind of a contracting party as to destroy his free agency, making him express the will of another rather than his own. Kaya, yung undue influence, it vitiates consent. Bakit? Because when you enter a contract, it is your own will to enter that contract. But, if you enter the contract through the will of another person, then it is basically destroying your freedom to enter into the contract. Kasi, yung consent mo, na-vitiate. Because without that undue influence, hindi mo ibibigay yung consent mo to enter into the contract. Kaya yung undue influence na yan, it vitiates the consent. It makes the contract voidable at the first place. Now, syempre, mga factors to consider in determining kung may undue influence. First is confidentiality, family, spiritual, and other relations of parties, mental weakness, ignorance, financial distress, and others. Now, after sa consent, punta naman tayo sa object. Now, the following qualifies as objects of the contract. All things not outside the commerce of men. Such as, contracts where the object is future inheritance is generally void when the following requisites occur or concur. The succession has not yet opened. So, ito, hindi pa nga namamatay yung tatay, hindi pa nga namamatay yung magulang mo. Ginamit mo ng subject or object ng contract yung pagmamanahan mo. Eh, parang gabi naman yan. Hindi pa nga namamatay parents mo. Yung possible na mamana mo, ginamit mo ng object sa contract. Kumbaga, parang binenta mo na. Eh, hindi pa nga, wala ka pang karapatan over that inheritance. Second, object of the contract form parts of inheritance. And third, the promisor, yung nag-promise with respect to the object, an expectancy or right is purely hereditary in nature. So, kung ganyan, kung mapapansin natin, if itong tatlong bullet points na to nag-appear, itong silang tatlo, void yung contract or void yung contract which the object is future inheritance. Pero kapag wala to, at least isa sa kanila wala dito, yung future inheritance na object ng contract is valid. For example, namatay na yung parents mo and properly napasa sa'yo or na-inherit mo yung object ng contract, yun, proper na yun. Ituturing. Next is transmissible rights. Yung mga rights na pwedeng mapasa, siyempre generally yan. Kasi nga, nakasabi, transmissible rights. Kasi may mga rights na hindi pwedeng ipasa. Kaya, take note, only transmissible rights. Mga rights na pwedeng ipasa. And lastly, all service which are not contrary to lamokpaps, laws, moral, good custom, public order, or public policy. Now, ang object ng contract may requisites yan. Ito, must be within the commerce of men. It must be transmissible, not contrary to lamokpaps, must not be impossible. Siyempre, dapat mangyayari. And lastly, the object must be determinate as to its kind or its quantity, or if its quantity is not determinate, it must be possible to determine the same without the need of a new contract between the parties. Basically, meaning yan, dapat yung object ng contract klaro para walang pagkakagulo between sa interpretation ng parties. Na kung ang sinabi dyan is 50 kilos of rice o 50 kilos of mangdoming rice, 50 kilo mangdoming rice ang dapat ibibigay. Dapat hindi malabo yung object ng contract. Tandaan nyo, dapat hindi malabo yung object ng contract.
Now, after ng object, dito tayo sa last essential element, kung sa which is the cause. Now, ano to siya? Well, it basically refers to the essential reason why the parties entered into the contract. Ito yung rason bakit ka pumasok sa contract. Basic cause. The following are the causes of the contracts. Ito, onerous. The cost for its contracting party is the prestation or promise of a thing or service by another. Kumbaga, may equal considerations between the two parties. Kung saan maibibigay kang of equal value sa matatanggap mo na also of equal value. Onerous. May palitan, kumbaga. Second is yung remuneratory. Kung saan yung cost is yung service or benefited remunerated. Gaya ng sample ko kanina, ito yung pagliligtas sa buhay mo. Yun yung service or benefit na ito yung service or benefit na gusto mong pasalamatan, kumbaga, or pagbigyan. Because this is a consideration, bakit mo bibigyan ng pera yung tao? Lastly is gratuitous, lucrative or contract of pure beneficence. The cost is the liberality of the benefactor, meaning kung gusto ng benefactor magbigay or mag-donate ng walang consideration, eh magbibigay yan. That is the liberality of the benefactor. Now, the following are the requisites of cost. The cost must exist. Kasi pag walang cost, eh di walang contract. Bakit? Essential element yan eh. The cost must be lawful. Ano meaning yan? Like, for example, sabihin natin, nag-offer ka ng contract, kung saan, ito, bibigyan kita ng 5,000 pesos, patayin mo si letter A. Now, yung cost doon is yung pagpatay kay letter A. Yung cost doon is yung death of letter A through killing him. Na, lawful ba yun? Hindi. So, since the cause is not lawful, void ang contract. Kasi wala yung essential element ng cause. And lastly, the cause must be true. The statement of a false cause in a contract shall render them void if it should not prove that they were founded upon another cause which is true and lawful. So, dapat kung ano yung cause ng contract, yun yung totoo. Basic. Huwag natin pahirapan ng buhay natin. Next is notes on lesion. Ito yung mga damages ba? Ito yung sinasabi. Corny ng joke na to, chicken. Kumbaga, lesion meaning parang ang equivalent term niya is damages. Lesion is the inadequacy of the cause. The following are the rules on lesion. When there is lesion, contract is not invalidated unless when lesion was due to fraud, mistake, undue influence, or when the ward absentee suffers lesion for more than 1/4 of the object's value. For example, yung guardian. May guardianship siya over sa property ng minor. Eh, itong si guardian, yung lupa, ang assessed value niya is 1 million pesos or market or fair value niya is 1 million peso. Kaso itong si guardian, binenta lang ng 600,000 pesos. Na, ano nangyari? Itong si ward, o yung bata na ginagard na o yung ward, nagsuffer siya ng damage of 40% kasi binenta yung lupa for 600,000 pesos only. Kung saan ang fair value nito is 1 million, yun yung 400,000 na yun na difference is the lesion. And since it is more than 1/4 of the object's value, pwedeng ipaano ng bata yung ano, which is later discussion yan. Inantok na rin ako. Napagod ako sa kanod ng Crash Landing on You. Now, ito, difference between a cause and a motive. Ano ang cause? Basically, it is the essential reason of the contract. Ang motive, ito yung secret or private reason or intention of the contracting party. So, itong cause, ito yung makikita mo sa contract. Itong si motive, ito yung personal reason ng tao or ng party kung bakit siya pumasok sa contract. Let's say,
si letter A gustong ibenta ang kotse niya kay letter B for 100,000 pesos. Now, si letter A, kanyang cost for entering the contract is to receive that 100,000 peso. Now, paano papasok si motive dito? Eh, ang motive ni letter A for that 100,000 pesos is to buy the engagement ring for his girlfriend. So, I repeat, si letter A gustong ibenta ang kanyang sakyan for 100,000 pesos para makabili siya ng engagement ring sa kanyang girlfriend. So, ano ang cost dito? Yung cost is for him to receive that 100,000 pesos. E ang motive niya is to use that 100,000 pesos to buy the engagement ring for his girlfriend. So, ang cost, nakastate yan sa contract. Ang motive, personal reason yan. Next is, if the cost is illegal, then the contract is void. Kasi ang cost na yan, essential element ng contract. Now, sa motive naman, kahit illegal yung motive, it will not affect the validity of the contract. Personal reason yan, kapatid. Next is, cost is always known to the contracting parties. Well, yung motive, only one of the party knows it. Hindi siya required or compelled sabihin yung motive niya to the other. Now, pause muna tayo para sa part 3.